Yo! Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Insanely Car, at para sa mga first-timers sa ating YouTube channel, ay please click the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa ating mga upcoming videos. Okay? So, today, ngayong araw, ay gagawa tayo ng isang update video regarding sa ating superworm breeding. No? So, it's been almost 2 months na rin, no, yung huli nating in-upload na video tungkol sa pagbibreed natin ng superworm. Okay, so let's start. Ang una kong ginawa ay hinati muna natin, no, yung ating mga superworm sa tatlong category. So nandyan yung first category na active pa yung ating mga superworm. It means gumagalaw pa, buhay pa sila at mukhang malabo pa mag-evolve into pupa, no? Dun sa ating second category naman, ito naman yung mga malapit na mag-pupa. Kaya ito yung mga superworm pa rin yung itsura nila pero nakapaikot na sila at nag-aantay na lang, no, ng ilang araw bago sila maging pupa. At ang pinaka-last na category natin, ayun yung mga superworm naman na naka-pupa form na. Okay, so nag-aantay naman yung mga yon para maging beetle. So, para hindi tayo mahirapan, i-monitor ang ating mga superworm, lalong-lalo na yung mga naka-pupa form na, no? Nilagay natin sila sa mga transparent na small container para hindi natin maya't-maya binubuksan, no, yung mga plastic container kasi mas na-iistorbo sila, mas bumabagal yung kanilang pag-i-evolve, no? Okay, so after a week of checking and monitoring the superworm, no, especially yung ating mga superworm na naka-pupa form na, eh napansin natin na nagpalit na sila into beetles. And that's the time na kailangan natin silang ilagay sa isang kulungan or enclosure na kung saan sila ay magpaparami. At magkakaroon din tayo ng panibagong breed ng superworm. So, ang ginagawa ko ngayon ay nagiinit ako ng Quaker Oat kasi may napanood ako sa YouTube na video. Kailangan daw ilagay sa microwave yung Quaker Oat kasi meron siyang mikrobyo na maaaring kainin or makasira sa mga itlog ng ating beetles. Okay, so dahil wala akong microwave, ang naisip ko na lang ay initin yung Quaker Oat sa kawali, no? So ininit ko to, mahina lang naman yung apoy from around 5 minutes to 10 minutes, no? So depende sa dami ng Quaker Oat na nasa loob ng kawali. Okay? Then tatakpan mo siya para kahit paano kulog na kulog yung init. Talagang maluluto kung ano man yung mikrobyo, no? Mamamatay kung ano man yung mikrobyo na nasa loob ng Quaker Oat. So ito na, nakahanap tayo ng enclosure na hindi ginagamit. For the meantime, ito muna yung gagamitin natin as enclosure ng ating mga beetles, no? So ito yung ating ininit na Quaker Oat. Syempre kailangan palamigin niyo muna yan, no, bago natin ilagay sa enclosure or bago niyo ilagay yung mga beetles natin. So kailangan medyo madami, no, medyo madami yung beddings na ilalagay natin sa enclosure para kahit paano makapag-breed ng maayos. So bukod nga, no, sa beddings na Quaker Oat na nagiging pagkain nila in the same time, maglalagay din tayo ng mga gulay na naka-slice na magiging source of water naman ng ating mga beetles, no? So pwedeng patatas, pwedeng sayote or carrots, no? Pwede rin kayo mag-experiment, no? Hanap kayo ng mga gulay at tignan nyo lang, no? Obserbahan nyo lang kung kinakain ba nila yung gulay na yun, okay? So after nga natin ma-ready lahat ng mga kailangan sa ating enclosure kung saan magbe-breeding na, no? Or magpaparami na yung ating mga beetles para magkaroon tayo ng next generation na superworm, no? Meron na tayong beddings na
it also serve as their food. Meron na rin tayong mga gulay na source of water naman, no? So ililipat na natin yung ating mga beetles, no? Bago ko nga pala makalimutan, no, hindi pa tapos yung ating enclosure kasi ang gustong-gusto kasi na itong mga beetles na to, ang tawag sa kanila ay darkling beetles, no? Gustong-gusto nila yung mga madidilim na lugar. So kung hahayaan natin yung kulungan natin na ganyan lang, so hindi sila komportable. Kailangan lagyan natin sila ng mga egg tray or kung ano man yung mga pwede nyong ilagay. Pero ang kadalasang ginagamit talaga ay egg tray. Nakasyang-kasya doon sa ating enclosure, yun yung magiging hide ng ating mga beetles at makaka-concentrate sila, no, sa pagpaparami at hindi sila masyadong nai-istorbo. Okay, so today ngayong araw ay nakahanap ako ng isang file box, no. Ito ay ginagamit ko dati lagayin ng mga school supplies at mga papel-papel. Gagawin ko siya ngayong enclosure ng ating mga beetles, no, kasi maganda to. Meron siyang tatlong drawer kung saan sa first drawer pwede nating ilagay yung mga nagbi-breed na, sa second drawer pwede nating i-ready, no, for the next batch ng beetles, at yung third naman ay pwede rin nating gamitin kung meron na tayong mga superworm, no, para hindi siya kalat-kalat, hindi tayo mahirapan silipin yung ating mga beetles, no. Okay, so after natin ma-ready yung ating bagong enclosure, nilagyan natin yan ng butas sa likod para yung air ventilation ay maganda, no, hindi pwedeng kulob, no, kasi yung ating mga gulay ay aamagin yan kapag kulob yung ating enclosure. At ililipat na natin yung ating mga beetles sa kanilang bagong enclosure, no, kung saan tuloy-tuloy na silang makakapagparami. So dyan nagtatapos ang ating updates regarding our superworm breeding at saka sa ating bagong enclosure, no. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to at pakiiwanan ng thumbs up ang video. At kung hindi nyo pa nabibisita yung ating part 1 nito, ay pakibisita nyo na rin. At meron pa tayong mga videos dyan na maaaring maging interesado rin kayo, no. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. At kung meron pa kayong meron kayong comment, meron kayong suggestion or gustong pag-usapan, no, i-drop niyo lang yung message sa ating comment section sa ibaba. Maraming salamat, mag-iingat kayong lahat and God bless us all. Paalam.